Pinaliwanag nga ni LeBron James at kanyang binigyang linaw ang naging wild ending ng kanilang pag-aarap ng Washington Wizards. Kung ano ba ang nangyari sa mga huling segundo na nagresulta nga sa panalo sa Los Angeles Lakers. Pero bago nga yan mga idol ay bigyang pansin muna natin ang very historic na performance ni Nikola Jokic laban nga sa Charlotte Hornets. Sa panalo nga nilang 119-115, si Jokic ay nagtala nga in 39 minutes ng 40 points, 27 rebounds, 10 assists at 2 steals while shooting 50% sa field. At alam nyo ba mga idol, sinalihan nga neto ni Jokic itong si Wilt Chamberlain at pati rin si Elgin Baylor bilang third player in NBA history na mag-record ng 35 points, 25 rebounds and 10 assists in a game. Tatlong player pa lang sa buong history, sa buong 75-year history ng NBA ang nakagawa nito. At mga idol, na-witness nga natin ang isa sa mga player na yan, ginawa ni Nikola Jokic sa Charlotte Hornets. So for sure yan, sigurado yung magiging plus nga yan para sa MVP candidacy muli neto ni Nikola Jokic this season. At ngayon nga ay pag-usapan natin ito nga ang mga sinabi ni LeBron James ang pagpapaliwanag pagbibigay linaw niya sa nangyari sa ending nga sa wild ending ng kanilang laban sa Wizards. Sabi niya minsan nga daw ay mas okay nang maging swerte kaysa maging magaling. Naging tama nga daw naman yung kanyang pagbasa sa depensa ng Washington Wizards sa kanya. Ang hindi nga lang daw tama na kanyang ginawa ay yung kanyang pagbasa. Off pass nga daw yung kanyang ginawa, tumama daw sa binte ni Kyle Kuzma. Kaya naman daw talaga na ginawa niya ang lahat ng paraan para muling makuha yung bolang iyon. Dahil hindi nga daw pwede siyang magkaroon ng turnover sa panahon na yon, sa oras na yon kung saan magde-decide kung sino ang mananalo sa dalawang team. Luckily nga daw ay na-hustle back ni LeBron James ang bola and he was able nga daw to see Thomas Bryant. He was able to see ahead para nga sa dunk na nagpanalo sa Lakers. Dagdag pa nga ni LeBron James mga idol na sa timeout pa nga lang daw ng Lakers bago itong play na ito ay sinasabihan niya na pinapayuhan niya na ang mga Lakers player na sasama nga sa kanya sa court na maghanda sila dahil for sure 100% na siguradong itong si LeBron James na itatrap nga daw siya ng mga defenders ng Washington Wizards, which is nangyari nga talaga. So naging tama yung pinayo ni LeBron James. At dagdag niya pa nga daw na sinabi niya sa mga Lakers player na make themselves available at kapag pinasa nga daw sa kanila ni LeBron ng bola ay maging patient nga daw at ubusin ang oras as much as possible dahil gusto nga daw nilang sila ang titira ng last shot or at least close sa last shot dahil wala na nga raw timeout itong Wizards. Fortunately, ginawa naman daw ng mga teammates ni LeBron yung mga dapat nilang gawin. Pero sa susunod nga daw ay dapat maging mas maayos na ang pagpasa niya para nga daw hindi siya nagkakaroon ng mga ganitong muntikan ng crucial turnovers. At hindi lang yan mga idol dahil eto ang sinabi nga neto ni LeBron James patungkol sa injured niya na naman na teammate na si AD. Ito nga ang kanyang naging payag. Ngayong injured nga daw muli itong si AD, itong si Anthony Davis ay kailangan nga daw ng Lakers na magkaroon ng collective effort sa kanilang mga next games. At simula nga daw nung maging teammate niya itong si AD ay ito na talaga ang kanilang number one problem. Ito na nga daw talaga ang sakit ng ulo neto ni LeBron at ni AD. Ayun nga daw yung kanilang health. Palagi na nga lang daw may injuries between the both of them. Minsan daw siya at minsan daw si Anthony Davis. Dagdag pa ni LeBron na health is wealth nga daw kaya kung healthy, itong team ng Lakers ay for sure nga daw na malaki ang chance nilang manalo every game. Kamalasan pa niyan mga idol matapos ni Anthony Davis ma-injured sa last game nila. Ngayong araw naman, itong si Austin Reeves ay nakaapak ng isang paa at ayun, ankle sprain. Si Lonnie Walker din ankle sprain. So 3 players mga idol in the span of 2 games ang nagkaroon ng some sort of injuries. Kaya naman mga idol, hindi na yata natapos ang curse, ang sumpa sa Lakers na palagi na lang may injury sa kanilang roster.